awit at papuri, alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Diba po, Jesus Nazareno? Sambahin ang tuon, magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Diba po, Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, tingin ang dalangin. Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami tugunin mo sa aming kahilingan. Ngayong si San Andres Dunglac at mga kasama ay aming ginugunita upang kaming mga nagdiriwang ng pagpaparangal sa kanila ay makasunod sa kanilang katatagan ng pananampalataya sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng Makabeo. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Judas at ng mga kapatid niya, "Ngayong nagapi na ang mga kaaway, kailangan linisin natin ang templo at muling italaga ito." Kaya't ang buong hukbo ay umahon sa bundok ng Siyon. Nang 25 ng buwan ng Kislev, 9 na buwan ng taong 148, maagang maaga silang bumangon at naghandog sa bagong altar ng mga haing susunugin ayon sa itinakda ng utos ng Diyos. Sa araw na ito'y itinalaga nilang muli ang templo sa gitna ng awitang kasaliw ang mga kudyapi, plauta at pompyang. Ganutiring araw ng lapastanganin ng mga hentil ang templo. Lahat ay nagpatira pa, sumamba at nagpuri sa Diyos na lumingap at pumatnubay sa kanila. 8 araw silang nagdiwang sa pagtatalagang ito. Tuwang-tuwa silang naghandog ng mga susunugin. Naghandog din sila ng hain para sa pagkakaligtas sa karangalan ng Diyos. Bilang palamuti, ang labas ng templo ay nilagyan ng mga koronang ginto at maliliit na kalasag. Inayos nila at nilagyan
ng mga pansara ang mga pintuan ng templo at ang mga silid ng mga saserdote. Galak na galak ang lahat nang maalis ang mga tanda ng kalapastanganang ginawa ng mga Hentil. Ipinasya ni Judas ng kanyang mga kapatid at ng lahat ng mamamayan ng Israel na sa gayon ding araw, taon-taon ipagdiriwang nila ang muling pagtatalaga ng templo. Walong araw nilang gagawin ito mula sa 25 ng buwan ng Kislev. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Diyos aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Karapat dapat kang purihin magpakailanman, Panginoon, ang Diyos ni Jacob na aming Ama. Diyos aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Sa iyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan at ang pagtatagumpay, pagkat iyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Diyos aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Sa iyo ang buong pamamahala at ikaw ang hari ng lahat. Sa iyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan. Diyos aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Taglay mo ang kapangyarihan at kadakilaan, at ikaw ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Diyos aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Magsitayo ang lahat. Sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa templo at kanyang ipinagtabuyan ang mga nagtitinda. Sinabi niya sa mga ito, "Nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan. Ngunit ginawa ninyong pugad na mga magnanakaw." Araw-araw si Jesus ay nagtuturo sa loob ng templo. Pinagsikapan ng mga punong saserdote, ng mga iskriba at ng mga pangunahin ng bayan na siya'y ipapatay. Subalit wala silang makitang paraan upang maisagawa ito, sapagkat taimtim na nakikinig sa kanya ang buong bayan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Sa Ebanghelyo ho natin, narinig natin paano hinambing ni Jesus ang templo ng Diyos.
isang bahay, dalanginan. At para po sa atin bilang Kristiyano ngayon, ang simbahan, ang istruktura ng simbahan ay hindi lamang kung anong lugar lamang ito, kundi ang bawat simbahan ay bahay dalanginan. Dahil sa simbahan, sa pamamagitan ng panalangin, tayo ay nakikipag-usap sa Diyos. Pag tayo ay nananalangin, ang kausap natin ay ang Diyos. Hinihinga natin sa Kanya ang mga binibitbit nating suliranin. Hinihinga natin sa Diyos ang kanya-kanya nating mga krus sa buhay. Hinihiling natin sa Diyos ang mga pangangailangan natin. Pero sana ang panalangin ay hindi lang puro hiling. Ang panalangin din ay pasasalamat natin. Nagpapasalamat tayo sa Diyos sa lahat na kanya mga biyaya. Pero sana maganda rin makita na ang panalangin ay hindi lamang paghingi at pasasalamat. Pero ang panalangin din ay pagninilay sa presensya ng Diyos. Di ba ganun naman? Pag minamahal mo ang isang tao, kinakausap mo siya. Pag may problema, inaayos ninyo, o kahit pag-usapan niyo lang kahit ano. Hindi mo lang naman siya kakausapin pag may kailangan ka. Hindi mo naman siya kakausapin pag may binigay sa'yo at pag magte-thank you ka. Prayer is our loving conversation with God. Di ba? At pag tayo ay tumutungo sa simbahan, tayo ay nagsisimba o sa ating sariling mga oras ay nananalangin ng tahimik. It is our own private conversation with God. Nakikipag-usap tayo sa Diyos dahil mahal natin siya. Dahil mahalaga sa atin ang Diyos. Kaya ano, yung pananalangin ay ang patuloy nating pakikipag-usap sa Diyos na nagmamahal sa atin. At hindi ba yan ang unang-una lagi nating ginagawa sa loob ng simbahan? Oo, pwedeng manalangin kahit saan. Pwedeng manalangin habang nagbabiyahe ka, nasa bahay ka, o nga saan ka man. Pero ang unang-una nating ginagawa pag simbahan ang pinupuntahan natin, nananalangin tayo. Hindi ho, picture muna bago dasal, no? Na pagpupunta sa Quiapo, pipicture muna, no? Bago ho magpicture, dasal muna. Kausapin ng Diyos, kausapin ang mahal na pong Jesus Nazareno na nagmamahal sa ating lahat. Pero ang panalangin, hindi lang tayo nagsasalita. Ang panalangin din, ang Diyos din ang nagsasalita. Kaya nga, di ba, conversation. Sa isang conversation, dalawa kayo nag-uusap. Hindi lang ikaw ang nagsasalita. Hindi lang din naman yung kausap mo ang nagsasalita. Dalawa kayong nag-uusap. At sa panalangin, hindi lang tayo ang nagsasalita sa panalangin, kundi ang Diyos din ay kumakausap sa atin. Paano ba natin naririnig ang tinig ng Diyos? Unang-una, sabi ho nila, when we pray, we speak to God. But in reading the Bible, God speaks to us. Kaya ho, unang-una, sana may puwang sa bawat Kristiyano na ang salita ng Diyos ay ating buksan, ang Biblia ay ating buksan, dahil ito din ang simpleng pamamaraan kung saan ang Diyos ay nakikipag-usap sa atin. Because the Bible is God's Word. At kahit ang simpleng pagbasa ng Biblia ay panalangin din. Because God talks to us.
At pangalawa din po, sa pamamagitan ng pananahimik. Sanay tayo sa ingay. Sanay tayo na laging may kausap, laging may naririnig ng ingay. Dito po, yung ingay ng mga sasakyan sa Quezon Boulevard. Yung ingay naman nagtitinda dito sa may kanan. Kahit saan ka nagpupunta, may ingay. Pero pagkaharapan Diyos at nananalangin, kaya natin maging tahimik sa harapan ng Diyos. Kaya magandang tanong din, comfortable ka ba sa silence? Comfortable ka ba pagtahimik? O pagtahimik parang hindi ka na mapakali? Pagtahimik ay gusto mo yung may naririnig ka. Gusto mo yung may konting ingay. Sa pananahimik natin, kausap din natin ang Diyos. God whispers and speaks to us in the silence of our hearts. At saan tayo unang-una nakasusumpong ng katahimikan ng puso at ng kalooban? Sa presensya ng Diyos na nagmamahal sa atin. Diba minsan ganun eh. Papasok ka ng simbahan, ang dami mong iniisip. Parang ang ingay ng iyong isip at puso. Pero pag tumingin ka sa mukha ng Nazareno, parang humuhupa ang lahat. Nagiging kalmado ang ating isip at puso at doon ho papasok ang katahimikan ng ating puso. Doon papasok ang katahimikan ng ating isipan. Para sa ganun, ang tinig ng Diyos ang marinig natin. Kaya magandang imbitasyon po sa atin ito bilang Kristiyano ho ngayon. Sa ating pagpunta sa bahay dalanginan na ito, sa dambana ng mahal na pong Jesus Nazareno, hindi lang tayo ang nagsasalita sa panalangin, pero bigyan din nating puwang ang Diyos ay makipag-usap sa atin. Kasama ho yung pagbasa natin sa ating pagpapaliwanag ng salita ng Diyos. Pero higit sa lahat, huwag nating kalimutan na may puwang ang katahimikan sa bawat pagdiriwang. May puwang ang pananahimik sa bawat panalangin. Kaya po, pagkatapos po ng pagninilay natin na ito, manatili po tayong nakaupo. Ipikit ang ating mga mata at pagnilayan ng tahimik kung meron man sa puso't isipan natin na tumimo ang salita ng Diyos. Allow God to speak to you right now in the silence of our hearts. Magsitayo ang lahat. Mga minamahal ko mga kapatid, idulog natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglay ang matibay na pananampalataya sa kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Ang ating itugon, mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami.
Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eucharistia na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdudot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa, manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay magasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao, manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan, manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasan ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa, manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno, manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama namin mapagmahal na hayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig, maipahayag dinawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Hesukristo, Panginoon namin magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihahain ngayong ginugunita namin, ang banal na mga martir na ipinagkaloob mong aming sambahin ang ngalan mo nang may katatagan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na si San Andres Dunglang at mga kasama ay parangalan. Siya ay kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit sila'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghahain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak
Ang dugo ng mga martir ay dumanak hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, na ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo
sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat.
Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Mm-hmm.
Panginoong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y puurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Panawagan. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. May karagdagang discount sa bulk orders. Ang oras ng ating finance office ay mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon kapag Lunes hanggang Huwebes, Sabado at Linggo. Kapag Biyernes naman po, meron po tayo mga booths sa BPI entrance at Cardinal Sin Building mula 5 a.m. hanggang 8 a.m. Sa Finance Office mula 8 a.m. hanggang 8 p.m. Salamat po. Ipinagbibigay alam sa lahat na ang misa natin sa ikasyam ng umaga bukas November 25, 2023, Sabado ay ipagpapaliban muna para magbigay daan sa misa ng ordinasyon ng pagkadiakono ni seminarista Edward Jason San Diego sa ganap na 10 ng umaga. Ito po ay pamumunuan ng kanyang kabunian, Jose Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagningning mo ang misteryo ng krus sa mga martir mong banal. Ipagkaloob mong kaming pinatatag ng banal na pakikinabang ay makapanatiling matapat kay Kristo sa pagmamalasakit sa tanan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, patuloy po nating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat na mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin. At kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa na pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa Iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatagnawa sila sa kapayapaan. Amen.
Bago po ang pagbabasbas ay nais ko lang pong ulitin ang binanggit kanina. Bukas po ay wala pong alas 9 ng umaga na misa para magbigay daan po sa paghahanda para sa ordinasyon ng pagkadiakono na gagawin sa alas 10 na misa. Si Brother EJ po, yung seminarista na naglilingkod po sa atin dito, ay oordinahan po na diakono dito po sa simbahang ito ng alas 10 ng umaga. Kaya wala hong alas 9 misa. At sa susunod na linggo naman po, ay si Reverend Jess naman ay oordinahan bilang pari. Sa Manila Cathedral naman po siya oordinahan. Pagdasal po natin si Brother EJ at si Reverend Jess sa biyayang ito na kanilang tatanggapin. At ganun din ako'y humihikayat pa sa mga lalaki na naririto. Baka bumubulong sa iyo ang Diyos. Baka kinakalabit ka na ng Diyos sa iyong pananalangin at sinasabing, sumunod ka sa akin. Baka meron po sa inyo interesado sa buhay pagpapari ay lumapit po sa amin. Kausapin niyo kami, huwag kayong matakot na makipag-usap sa amin. Kung sa tingin niyo, interesado kayo sa buhay pagpapari, halika, samahan namin. Hayaan niyo po na samahan ko po kayo para tuklasin ang tawag ng Diyos para sa iyo. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, ihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at pagdilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Yes. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno,